So guys, ito na yung araw, nandito tayo sa ano, sa Honda Elite Das Marinas Cavite. Ito na yung time na papacheck na rin natin si Honda ADB. Papalitan natin ng knuckle bearing. Estimated na mga gas natin dito is almost 1,500. Tingin ko na lang sa inyo guys kung ano yung mangyayari mamaya. So far right now is chine-check ni sir yung unit natin. Yun, wala nang kabig. Yun! Solid ah. Okay naman siya guys. Ang quality naman yung gawa ni kuya. Kaya pabalik-balik ako dun eh. So guys, meron akong i-share sa inyo. Concern sa ating Honda ADB. Sana makatulong sa inyo guys. Very important dahil nasubukan ko na siya for how many weeks. And observe ko talaga siya kung ano yung dapat gawin sa ganitong klaseng concern. Ano? Ramdaman ko yung kabig no nung ating Honda ADB. Ngayon ko lang na-realize guys na it's very important na palitan yung knuckle bearing no. Since binili natin siya from day one, nagiging concern ko is medyo nagiging shaky siya, which is na-advise naman din ako ni Sir Cholo na nagiging shaky talaga siya no. Dahil nga maluwag yung higpit no. Yun yung ginawa ng magiging nating technician na Sir Cholo. Yung time na niluwagan ko na siya, ito na yun, na-experience ko ngayon na medyo shaky na nga talaga siya, no? Konting ano lang, konting bitaw lang, talagang sobrang shaky niya, lalo pag may angkas, nararamdaman ng angkas ko. Nakaka-bother lang kasi syempre, sanay ko na sa smooth na performance ng Honda ADB. Kaya naman, naranas kayo ng problem sa knuckle bearing nyo. Huwag kayong magkatabili, nakataayos, patingin, pacheck. Iwas discretion, no? Iwas sa bala dahil hirap na magka-problema sa biyahe, no? Critical point yung, you know, oh, ayan. So, hopefully mapalitan natin to para at least maging smooth ulit yung performance siya. 7 hours later. So guys, ito na yung araw na nandito tayo sa ano, sa Honda Elite Das Marinas Cavite. Tapos tapacheck na rin natin si Honda ADB. Papalitan natin ng knuckle bearing. Estimated na mga gas natin dito is almost 1,500. Explain ko na lang sa inyo guys kung ano yung mangyayari mamaya. So for right now is tina-check ni sir yung unit natin. Minutes later. One hour later. Guys, subukan natin bagong replace na knuckle bearing. Kakatapos lang ni kuya. Yeah, mukhang bago na ba ulit? Nabot ka na. Nabot ako ng hapon. Pamaya na lang nakalian. Opo, pamaya-maya na lang siguro. Check natin. Bago. Uy, no? Yun. Pulsang na, wala na. So far, okay naman yung performance niya. Satisfied naman ako sa performance niya. Ano, kamusta baklasin si ADB kuya? Madali lang baklasin? Lumalaban eh. Lumalaban eh, no? Anyway, sige, salamat kuya. Matapa ko talaga yan. Talaga matrabaho ka dyan. Ano talaga tayo, matrabaho talaga si ADB eh.
Baga, kailangan mo dito ng oras talaga eh. Saga talaga. Wala ka dito. Wala. Hindi mayayari. Kaya nga eh. Dito pa lang habulin na ng nagkalaming oras eh. Dito pa lang no? Backless pa lang no? Buti nga ka mo hindi. Hindi mo ba tumilak lang? Tumilak alas kita. Patay tayo dyan. Buti tayo. Ayan, sinorban nyo nga lang. Oo. Hindi ako akat gandang. Hindi po, ingat po. Sige, salamat. Salamat kaya. Thank you. Alright guys, let's go. Palabas si kuya. Pinagpawisan si kuya eh. So ayun guys, pauwi na tayo. Diretso tayo ng office dahil hindi na tayo nakapasok ng maaga. So ayun guys, sinabot ako ng alas 5. O nag-start ako ng 9 AM. Nga lang kasi may mga nakapila din kasi. Kaya maabot tayo ng ganang oras. Sabi ko nga sa inyo kanina, kailangan talaga dapat maaga kayo dyan. If ever possible, mga 7 AM or 8. Para at least kayo mauna. So far okay naman yung naging installation and replacement ng knuckle bearing. Medyo maganda na rin yung handling niya ngayon. So chinek naman namin ngayon, hindi na siya gumagalaw and smooth na rin yung takbo niya bago na yung knuckle bearing niya. So umabot na ako ng 1,620 cash binayaran natin. Kasama na yung labor ng change oil tsaka replacement ng knuckle bearing. Sana at least nakatulong sa inyo guys yung video na to. Dahil syempre may experience na talaga yung ganito klaseng concern. Knuckle bearing problem no. Kahit sa lahat ng model ng motor no. Dapat lang na papacheck natin lagi yung motor natin. Para at least safety yung mga ibahin. Safety first tayo lagi guys. Kaya naman ride safe lagi. And maraming salamat sa panunood. Like, share, comment. Subscribe na rin po ako sa channel natin JD Moto Vlog and Facebook JD Moto Vlog. Okay, maraming salamat and sana nakatulong sa inyo yung video na to. God bless and stay safe. Goodbye.